isa sa mga pinakamahirap na pakiramdam na pwede mong maranasan. Tila may isang bloke ng bato sa iyong tiyan at hindi mo matanggal, hindi komportable at nakakainis. Ang pagtitibi, constipation o hirap sa pagdumi ay isang sintomas. Hindi ito isang sakit, kaya ang lunas dito ay nakadepende sa anumang sanhin ito. Ito ay maaaring mangyari sa mga baby, bata, pati na rin sa matatanda. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga lunas at gamot sa constipation, mga dahilan nito at paano maiiwasan. Let's start! Masasabing may constipation ka kapag wala pa sa 3 beses ka kung dumumi sa loob ng 1 linggo. At kung minsan ay mayroong nararanasan na iba pa tulad ng hindi ka komportableng nagbabawas, may kabag, masakit kapag nagbabawas, at kapag matigas ang iyong dumi. Ang constipation ay maaari ding magdulot ng mga negatibo at seryosong problema sa mental at pisikal na kalusugan. Mayroong mga gamot sa constipation at mga paraan para masolusyonan ito. Kaya huwag mag-alala. Umpisahan na natin. Bisacodyl. Kung gusto mo ng agarang lunas at pwedeng mabili agad nang walang reseta ng doktor, Bisacodyl ang inumin mo. Ang laxative gaya ng Bisacodyl ay nakakatulong upang mapadali ang pagbabawas o pagpapalambot ng dumi para sa mas magaan na pakiramdam. Para sa adults at mga bata na edad 10 pataas, maaaring uminom ng 5-10 mg ng Bisacodyl, 1 o 2 tabletas. Para naman sa mga bata 4 taon pababa, safe ang 5 mg or 1 tablet o ayon sa doktor ng bata. Tandaan, ang laxatives ay gamot para sa short-term na constipation. Ang labis na paggamit ng laxatives ay maaaring makasama sa kalusugan kapag nakararanas ng allergic reaction gaya ng pamamaga ng mukha o hirap sa paghinga matapos itong inumin, itigil ang paggamit nito at pumunta sa doktor. Kape. Sa ilang tao, ang kape ay nakakatulong para sa mas madaling pagdumi. Mas maigi ang caffeinated na kape dahil ang kape ay napag-alamang nakakapag-stimulate ng muscle sa digestive system ng tao. Yakult or yogurt. Mag-take ng probiotic supplement o kaya pagkain na mayaman sa probiotics. Ilan ding inumin ang mayaman sa probiotics tulad ng Yakult at Delight. Ang probiotics ay mabisa para malinis ang tiyan kung sakaling ang constipation na nararanasan ay dahil sa bakterya sa tiyan. Isa ang yogurt sa pagkain na mayroong probiotics na makakatulong sa constipation. Baking soda. Ang baking soda ay epektibo rin para maibsan ang constipation. Ito ay tumutulong para mag-neutralize ng acid sa tiyan at mag-release ng gas. Ang 1 teaspoon ng baking soda sa 1/4 o 1/4 bahagi ng warm water sa baso ay mainam na panlunas ng constipation. Coconut oil. Ayon sa maraming doktor, kung gusto mo na makadumi agad, uminom ng coconut oil dahil ito ay maglulubricate ng iyong intestines. Maaari kang uminom ng 1 kutsarang coconut oil. Kung hindi mo naman gusto ang lasa, maaari mo itong ihalo sa kape at sa iba pang pagkain. Magnesium supplements. Ang magnesium ay mabuti para sa constipation dahil isa itong osmotic laxative na nag-utos sa iyong katawan na magdala ng tubig sa iyong digestive system at nakakapagpalambot ito ng dumi. Bukod sa supplements, maaari ka rin kumain ng mga pagkain na mayaman sa magnesium tulad ng mga maberdeng gulay. Senna. Gumamit ng Senna Herbal Laxative. Ang Senna Herbal Laxative ay karaniwan ng gamot sa constipation at mabibili over the counter. Ang Senna ay mayroong mga halamang gamot na tinatawag na glycosides na nag-stimulate sa nerves ng tiyan at nagpapabilis
ng paglabas ng dumi. Tandaan na bawal ito sa mga buntis. Mga pagkain na mayaman sa fiber. Kumain ng fiber-rich na mga pagkain. Ang sapat na intake ng fiber ay nakukuha sa mga pagkain gaya ng prutas, gulay, wheat, whole grains, mani, at beans. Ang mga ito ay nag-aabsorb ng tubig na nakakatulong naman sa pagpapalambot ng dumi at nakakatulong para maging consistent ang bowel movement. Palaging tandaan na sapat na fiber lamang at hindi sobra ang mabuti sa katawan. Uminom ng maraming tubig. Ugaliing uminom ng sapat na tubig araw-araw. Kapag ang isang tao ay dehydrated, mataas ang tendency na makaranas ng constipation. Upang maiwasan ito, ang pag-inom ng tubig o hydration ay napakalaking tulong. Sa pagkakataon naman na ikaw ay constipated, makakatulong ang pag-inom ng carbonated na sparkling water na walang sugar para mabigyan ka ng ginhawa. Exercise. Mag-exercise araw-araw. Ang tamang lifestyle ay nakakatulong ng malaki para mabawasan ang risk ng pagkakaroon ng constipation. Ang inactivity ay isa pa sa malaking dahilan kung bakit nararanasan ito. Magbawas sa dairy products. Iwasan ang labis na pagkain ng dairy products, gaya ng cheese at ice cream. Ang pagkakaroon ng intolerance sa dairy ay nagiging sanhi ng constipation para sa ibang tao. Kapag ang mga sintomas ng constipation ay tumitindi, o kaya naman kapag nagawa mo na ang mga payong ito at hindi pa rin lumambot ang iyong dumi, mainam na kumonsulta na agad sa iyong doktor. Maraming sanhi ang pagkakaroon ng constipation. Isa na rito ang kakulangan sa physical activity ng isang tao. Malaking epekto rin ang kakulangan sa intake ng tubig o kaya ng fiber na nakakatulong para sa regular na bowel movement. Nagiging dahilan din ng constipation ang pagbabago ng mga kinakain at activities araw-araw. Narito ang ilan pa sa mga sanhi ng constipation. Stress. Mga gamot na ininom para sa sakit ng katawan at ibang antidepressant. Pagpigil sa pagbabawas. Intake ng ibang antacid na mayroong calcium o kaya naman ay aluminum. Pagbubuntis. Aging. Kakulangan ng water intake at iba pang fluids. Kakulangan sa mga pagkain na mataas sa fiber gaya ng prutas at gulay. Nawa ay nakatulong kami sa iyong problema sa pagbabawas. Tandaan lamang ang aming mga tips at for sure, masusolusyonan ang problema mo. Kung nagustuhan mo ang aming video, please subscribe to our channel. Thank you for watching!